Alright mga amigos, hindi ng araw po babalik pang muli sa top rank si Shakur Stevenson, ang WBC Lightweight World Champion. May kartadang 22 wins, no losses, no draws with 10 knockouts. Tuluyan ang tumabang ang pagtitinginan ni Shakur Stevenson at Bob Arum. Ito po ay matapos hindi maikasa ni Bob Arum sa mga big names si Shakur Stevenson. Nahalata po ni Shakur Stevenson ang tila pagkiling ni Bob Arum sa kanya mga paboritong boksingero. Dahil oo nga naman, may pagkakataon ang top rank na ikasa itong si Shakur Stevenson kay Emmanuel Navarrete. Pero sa halip, ikinasa ng top rank si Emmanuel Baquero Navarrete kay Dennis Berenchik at nasilat si Navarrete. May pagkakataon din po ang top rank na ikasa si Shakur Stevenson kay George Cambosos Jr. Pero sa halip, mas piniling ikasa ng top rank si George Cambosos Jr. kay Vasily Lomachenko. Dahil gusto nga po nilang mag-champion uli itong si Vasily Lomachenko. At ngayon naman, pwede rin pumidal ang top rank upang ikasa si Shakur Stevenson kay Gervonta Tank Davis, ang WBA Lightweight World Champion. Pero sa halip, ang balibalita ngayon, inaayos ni Bob Arum ang Gervonta Tank Davis versus Vasily Lomachenko. Kaya naman sabi ni Shakur Stevenson, it's over, hindi na siya babalik pa sa top rank. Dahil mukha namang walang balak ang top rank na tulungan siyang sumikat. At sa sobrang inis pa nga po ni Shakur Stevenson sa top rank kay Lomachenko at kay Bob Arum, ipina-t-shirt pa nito ang mga larawan ni Bob Arum at Lomachenko na may nakasulat sa likod na Bob is saving his son from this ass whooping. Parang sinasabi po ni Shakur Stevenson na iniligtas daw po ni Bob Arum sa panggugulpi niya itong si Lomachenko. Samantala, sa iba pang balita mga amigos, kamakailan lang na pag-usapan natin dito sa Walang Preno TV na tatlong hari na ang nagiba ni WBC and Ring Magazine Super Flyweight World Champion Jesse Bam Rodriguez. Tinalo na ni Jesse Bam Rodriguez sina Juan Francisco Estrada, Carlos Cuadras at Sorong Bisay. So bali isang panalo na lang po ang kinakailangan ni Jesse Bam Rodriguez at walis na po yung tinatawag na Four Kings sa Super Flyweight. Si Roman Chocolatito Gonzalez na lang po ang kailangan niyang talunin. Pero dahil hawak po pareho ni Akihiko Honda ng Tekken Promotions itong si Chocolatito at Bam Rodriguez, sinabi po noon ni Bam Rodriguez na mukhang hindi ito mangyayari ang kanilang sagupaan ni Chocolatito. Pero ayon po kay Roman Chocolatito Gonzalez, ngayong araw po mga amigo, sinabi niya na if they pay me well, I will face Bam and I will go all out. So yun daw po mga amigos, basta't maganda ang bayaran at tumataginting, handa daw pong labanan ni Chocolatito itong si Bam Rodriguez. Kahit pa sabihin na sa iisang promotion lang sila at magkaibigan din. And finally, IBF World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis. Naku po mga amigos, patok sa takilya ang kanyang paparating na laban sa Wells Fargo Center, Philadelphia. Kanya po makakasagupa doon mga amigos si David Abanisha nang tinalo po ni Terence Crawford dati. Ayon sa report, 398 tickets na lang po ang nalalabi at sold out na ang laban ni Jaron Boots Ennis. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man.